Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy pa rin yung pagbabantay natin sa low pressure area o LPA at kanina nga alas 3 ng hapon huling namataan sa layong 140 kilometers hilaga yan ng Puerto Princesa sa Palawan. Patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito yan sa Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at pati na rin sa ilan pang bahagi ng Western Visayas, kabilang na ang Aklan, Antique at Capiz. Makararanas din ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Tawi-Tawi, Sulu at Basilan. Ayon sa pag-asa, itong LPA ay inaasahang lalabas na rin ng Philippine boundary bukas at sa paglabas ito, posible na itong maging isang ganap na bagyo. Samantala, dominante naman itong hanging amihan sa dulong hilagang Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Bukod sa bahagyang pagbaba ng temperatura, makararanas din ng pulupulo at mahihinang pag-ulan ang mga lugar na ito. Sa ilan pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa napakaulap na kalangitan, bukod pa yan sa mga posibleng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, bukod sa kahandaan at sa tamang kaalaman ang kasangga natin sa anumang sama ng panahon. Kaya naman narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa LPA o low pressure area. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansa na mabuo ang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang malakas na pag-ulan kasabay ng pagkidlat at pagkulog. Para sa iyong kumpletong kahandaan, narito naman ang 3-day weather forecast ng PAGASA. Lagay ng panahon ay importante sa pangangalaga ng ating mga pananim. Kaya naman narito at silipin ang farm weather forecast. Napakaulap na kalangitan at ilang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang mararanasan bukas alas 8 ng umaga sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Ang upland temperature mababa lamang ito dahil nasa pagitan lamang yan ng 22 hanggang sa 30 degrees Celsius. 24 at maaari namang pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius ang lowland temperature. Ang relative humidity, bahagyang lumaki ang porsyento nito dahil nasa pagitan nito ng 70% hanggang sa 98%. Tatagal naman ng hanggang sa 4 at 8 oras ang leaf wetness o yung tinatawag nating hamog. Ganito rin ang panahon sa Zamboanga Peninsula, Visayas at Basilan na tamang-tama sa mga nanunuyong pananim. Ang upland temperature 22 hanggang sa 30 degrees Celsius. Maaari namang pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius ang lowland temperature. 70% hanggang sa 98% ang tubig na nasa hangin o relative humidity at ang hamog tatagal ng 4 hanggang sa 8 oras. Maulan din ang panahon sa Sulu at Tawi-Tawi hanggang alas 8 ng umaga bukas. Ang upland temperature 22 hanggang sa 30 degrees Celsius. 24 to 34 degrees Celsius naman ang lowland temperature. 70% hanggang sa 98% ang relative humidity at ang leaf wetness. 4 hanggang sa 8 oras ang itatagal. At sa Batanes, Babuyan Group of Islands din, maganda at maliwalas ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan hanggang alas 8 ng umaga bukas. 20 hanggang sa 27% lamang ang upland temperature. 22 hanggang sa 29 degrees Celsius ang lowland temperature. 65% hanggang sa 98% ang relative humidity o yung tubig na nasa hangin at tatagal na lamang ng hanggang sa 4 na oras ang leaf wetness.
sa natitirang bahagi pa ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ang upland temperature 15 hanggang sa 33 degrees Celsius. 23 hanggang sa 33 degrees Celsius naman ang lowland temperature. 58% hanggang sa 93% ang relative humidity at tatagal ng hanggang sa 4 na oras ang hamog. At sa mga may planong lakad o gawain bukas, simulan ito ng maaga nang hindi maabutan ng ulan sa hapon at sa gabi. Abangan din ang sunrise natin along Metro Manila. Yan ay sa ganap na 5:50 ng umaga at ang sunset naman natin bukas yan ng 5:29 ng hapon. At iyan ang latest sa lagay ng panahon. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako si Tricia Garin at itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Makibalita, mag-ingat at magandang gabi sa inyong lahat.